kahapon sa inyo lahat. Tayo po ay narito pagsaksihan ang kasalan ng dalawang magsing-irong na ito. Gusto ko pong i-welcome kayong lahat dito. At higit sa lahat, we welcome the presence of the Holy Spirit in our midst this afternoon. Natutuwa tayo dahil makikita po natin ang dalawang ito ngayon na sila po ay pag-iisay ng Diyos sa pananatili ng matrimonyo. Natutuwa po tayo sapagkat sila po ay sumunod kung ano ang sinasabi ko ng pananakasulatan na bago sila magsama, kinakailangan sila po ay bindisyonan at basbasan ng Diyos. Alam po natin ang kasalan ay tinakda ng Panginoon para sa dalawang nagmamahalan. Ang kasalan ay ginagawa para sa isang lalaki at para sa isang babae. Kaya tayo mga Kristiyano ay hindi sumasang-ayon sa Sochi Bill na gustong itata ni Lenny Robredo. Hindi po ako nangagampanya at hindi po kumuhabanan sa mga kandidato. But let me tell you, brothers and sisters in the Lord, ayaw natin ang Sochi Bill ay itata ni Lenny Robredo just in case na siya'y maging pangulo. Ang Sochi Bill ay sumasang-ayon sa kasalan ng mga bakla at lalaki, tomboy at mga babae. Pero sa ating saligang batas, ang dapat lamang pong ikasala ay isang babae at isang lalaki. Bakit? Yan po ang tinakda ng Diyos na tama. Kaya nandito ho tayo. Si Lemuel po ay sinisigurado po sa inyo, lalaking-lalaki po siya. Kakabalik? Lalaking-lalaki. At si Mary Rose ay babaeng-babae po siya. Talaga? Tama ba, Mary Rose? Opo po na. Tama lang po ang ating gagawin na sila'y pag-isahin sa pananatili ng matrimonyo. At nais ko po pasalamatan ng Diyos sapagkat ang Church of God's Miracles ay tinakda ang ganitong uri ng institusyon ng kasalan. Kaya sa oras nito ay nais ko pong tawagin ang pansin ng dalawang ito. At nais ko man pong itanong din sa kapulungan, mayroon bang nakakalam sa inyo ng dahilan kung bakit hindi dapat matuloy ang kasalan ito? Tuloy na. Mayroon bang tumututol sa kasalan ni Frank Limwell at ni Sister Mary Rose dito yato, magsabi po ng Amen. O, walang tumututol. Wala na. Lens, tumingin ka, baka meron. Walang tumututol. Kaya, nais nating pasalamatan ng Diyos at nais ko rin magtanong. Lens, Mary Rose, gusto kitang tanongin, Mary Rose. Bukal ba sa puso na makasal kay Frank Limwell? Hindi ka naman napinitan. Ikaw, Lens. Bukal ba sa kalooban mo pakasalan si Mary Rose? Ayan, maraming salamat. Pakasal mo. Opo! Ayan. Kabuti na ho ng kakaalaman. Alam nyo, mga kapatid, mga minamahal, napakalang maunawaan na ang pag-aasawa ay isang banal na ugnayan na siyang saliga ng libunan ng mga tao na rapat lamang pahalagang sa gitna ng lahat. Sa mga kaibigan at mahal sa buhay nila Limwell o Frank Limwell at Mary Rose ay narito sa harapan ng Diyos upang pag-isahin sila sa banal na pag-aasawa na tinatag ng Diyos ng may kabanalan, isinayos ng kanyang mga utos at pinagpala naman ng ating Panginoong Jesucristo sa ikaliligaya po ng lahat. Kaya sa oras nito, inihiling po natin na sila'y pagpalain ng Diyos. At nais ko po na sama-sama tayo tumulo sa isang panalangin upang maging matagumpay ang kasalang ito. Tayo po ay tumulong sa Diyos. Dakila Ama at makapangyarihan sa lahat ngayong hapon. Isang malaking kagalakan po ng bawat isa sa amin ng matunghayan po. Ang dalawang magsing-irong na nagmahalan at umantog po sa ganitong kalagayan na sila po ay pag-isahin sa banal na tali ng pag-aasawa. Itinadalangin po namin, Panginoon,
Nasamahan niyo po ang seremonyang ito. Pagpalain ko ang kasalang ito at mula ngayon ay maranasan nila ang pagpahin ng bayan ng iyong banal na Espiritu. Kinikilala po namin na kung wala kayo sa seremonyang ito, wala kaming magagawa rin sa lahat. Walang magagawa na magandang pagsasama ng dalawang ito kung wala ka sa kanila. Kaya pinagtatagubinin po namin ang tagumpay ng gawain ito. Salamat po sa iyong pagpapala sa mga sandaling ito, sa kasalang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng